Hi guys! Ako si Red Quaresma at welcome back sa aking channel. At yung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At sipain na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron ako mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know, gusto mo bang maging NUP ng Philippine National Police? At kung gusto mo maging NUP ng Philippine National Police, panuorin mo ang buong video na ito hanggang sa dulo. At kung hindi naman, okay lang din. So ano nga ba ang NUP? Ang NUP po ay non-uniform personnel. Kami po ay katulong at katuwang ng ating mga kapulisan pagdating sa pagtatrabaho sa loob ng opisina. Mostly po ang ginagawa namin mga NUP ay mga paperworks, mga trabahong pang opisina, at doon nyo lang po kami makikita sa opisina ng bawat municipal police station sa ating bansa. So yun nga no guys, dalawang klase kasi yung nagtatrabaho sa loob ng Philippine National Police. So ito nga guys yung ating mga uniform personnel, yung ating mga kapulisan. So kami naman po yung mga NUP o non-uniform personnel na makikita nyo lamang po sa loob ng opisina, kasi ang trabaho namin sa loob ay more on paperworks. So kami po yung mga katuwang at kasama ng ating mga kapulisan sa pagtatrabaho. Pero hindi nyo kami guys makikita sa field kasi nga hindi naman po kami police. So mostly makikita nyo na nagtatrabaho sa field ay ang ating mga kapulisan. So nahati po kasi yung mga trabaho ng ating kapulisan. Yung iba natin mga kapulisan, naka-deploy sila sa labas, dun sila nagtatrabaho sa field, and yung iba naman pong kapulisan ay sa opisina. So yung mga nasa opisina, yun po yung mga katuwang namin. Kami po yung mga kasama ng ating mga kapulisan na pang-opisina na tumutulong sa mga gawaing pang-opisina. So yun yan guys, kung tinatanong nyo kung meron bang training yung mga non-uniform personnel, ako po guys, NUP po ako, pero wala po tayong training. Hindi katulad sa ating mga kapulisan na sumusuong lumalangoy sa putik, gumagapang, na sobrang harsh, sobrang hard ng kanilang training. Wala tayong ganon, hindi rin tayo gagamit ng baril, wala tayong training na ganon. So, kung lang tayo guys, civilian in nature lang yung ating trabaho, more on pang office talaga, pang paperworks, ganun lang yung mga trabaho nating mga NUP. Wala tayong training na ganun guys sa kapulisan. So yun yan guys, kung tinatanong nyo kung magkamukha ba ang sahod ng uniform personnel at ng non-uniform personnel, at yung benefits ba magkamukha ba, and ang sagot ko dito guys ay hindi po. Mas malaki po ang benefits na nakukuha ng ating mga kapulisan, at yung kanilang sahod mas malaki guys, kasi nga po mas risky po yung trabaho nila kumpara sa aming mga non-uniform personnel. So yun guys, kaya kung nagbabalak kang mag-apply ka na bilang NUP sa Philippine National Police, kasi napakagandang trabaho nito guys, kasi nga marami ka ding matututunan kapag naging NUP ka. And yun nga no guys, kung tinatanong nyo kung paano nga ba mag-apply bilang non-uniform personnel ng Philippine National Police, and ano-ano ba yung mga qualification standard na kailangan para maging isang NUP. And yun yan guys, kung sa ating mga kapulisan ay kailangan yung kanilang height requirements ay nasa 5'2 kapag babae at 5'4 naman pag sa lalaki. And yun, meron silang height requirements na tinatawag. And pagdating naman sa ating mga NUP, wala pong kailangan na height requirements, hindi po kailangan yon. And kung sa kapulisan guys ay hanggang 30 years old para makapasok at makapag-apply bilang uniform personnel, sa atin namang mga NUP guys ay walang age limit. Wala pong age limit guys, and kahit nasa 40 ka na pwede kang mag-apply bilang ng uniform personnel. And kung tinatanong nyo guys kung kailangan ba ng eligibility kapag mag-a-apply ka ng NUP ng Philippine National Police, so depende po kasi yan guys sa position na a-applyan mo. For example guys, ang a-applyan mo ay Communication Equipment Operator 1. So ito nga po yung radio operator. Salary grade 4 siya guys. Salary grade 4. Kapag yan yung in-applyan mo guys, ay hindi po kailangan ng eligibility. So kapag nakapasok ka na bilang NUP at na-applyan mo yung Communication Equipment Operator 1 at naka 1 year in service ka na guys, meron pong ibibigay sa inyong listahan yung ating NUPAD or NUPAS. So yun yung may hawak sa atin guys, yung NUPAD or NUPAS. May ibibigay silang requirements doon, andun yung mga list na kailangan mong
requirements na ipapasa para sa civil service. And kapag na-complete mo na lahat ng requirements na yon, ay meron po tayong mag-grant na communication equipment operator eligibility na galing sa civil service. So yun po yung magiging kuan mo guys, eligibility, at yung eligibility na yon ay magagamit mo sa iyong trabaho para maging permanent status ka. So yun nga no guys, no, kapag in-applyan mo kasi yung communication equipment operator 1, maghihintay ka ng at least 1 year na ganun yung sitwasyon, at yung status mo ay temporary pa lang. Pero kapag naayos mo na yung requirements na yun, yung nabanggit ko kanina, ay magiging permanent status ka na. And yun nga po guys, no, meron kasing mga position talaga na kailangan yung eligibility. Kapag may eligibility ka na kasi agad guys, ay permanent ka na. For example, yung mga salary grade 7, 8, 9, 10, basta pataas na salary grade guys, ay kailangan po ng eligibility. So yun nga guys, kung tinatanong nyo kung pwede bang mag-apply ng NUP kapag 2 years course ka, pwede po. Basta po, piliin nyo pong position ay katulad po ng nabanggit ko kanina, yung communication equipment operator. Pwede po yun guys. Paano ba malalaman kung hiring ang NUP ng Philippine National Police? So, pwede po tayong mag-ask sa ating municipal police station and hanapin lang po natin yung ating admin PNCO doon. And tanong nyo po kung naghahanap ba sila ng NUP or may hiring ba na NUP ang Philippine National Police. Ask nyo lang po, and then kung meron po, bibigyan po nila kayo ng listahan ng requirements na pwede nyong isubmit sa municipal police station, and then maghihintay po kayo ulit ng call para sa next na proseso. So yun yun guys, part 1 pa lang ito, and gagawa pa ulit ng part 2 nito para mas maliwanag po, kasi yung camera ko guys ay maglolobat na. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, bigyan nyo siya ng malaking likes. At kung meron kayong mga question regarding sa pag-NUP, comment down below at sasagutin ko kayo isa-isa, promise. Bye guys, and see you sa susunod na vlog natin. You know, thank you.